Mula pagkabata, hilig na ni Jean Bayaborda, isang OFW sa Qatar, ang pagbabasa ng mga libro. Lumaki ako na around books, tapos yung mom ko, she made sure na every night binabasaan niya kami ng kapatid ko. Kaya agad siyang nagka-interes at nakakuha ng inspirasyon sa ginawa ng Hollywood actress na si Emma Watson noong 2017 tungkol sa book fairies na pasikretong nag-iiwan ng mga libro. Kaya naman, agad bumili si Jean ng official book fairy stickers at sinimulan niya na mag-iwan ng mga libro sa iba-ibang lugar sa Doha. Nag-start ako mga 10 to 15 books na drinap ko around Doha. Ang book fairies community ay isang grupo na binubuo ng higit 10,000 passionate book lovers worldwide na nagtatago ng mga libro para mahanap o madiskubre ng iba. Gaya ng hangarin ng grupo, gusto ni Jean na maibahagi ang saya ng pagbabasa ng libro. Yung naramdaman ko after ko mabasa to, and yung book fairies talaga, siya yung parang way ko para ma-share yung passion, para ma-share yung favorite books ko sa ibang tao. Nakakatanggap siya ng mga mensahe mula sa mga taong gusto mag-donate ng libro sa kanya. Ilan sa mga paborito niyang lugar na pag-iwanan ng mga libro ay ang mga malls at parks. Ngayong pandemic, ini-encourage ko po kayo, especially yung mga bata, since hindi kayo, sana wag laging nasa cellphone, wag laging nasa iPad. You can open a book and kung wala pa kayong nagugustuhan or sasabihin niyo na ayoko magbasa kasi hindi ako nakakaramdam ng kasiyahan pag nagbabasa. No, maybe hindi niyo pala nakita yung book na para sa inyo. Malaking papel din para mahubog ang pagmamahal sa pagbabasa ng mga kabataan ang kanilang mga magulang. Sa mga magulang naman, start them young. I think the best knowledge always comes when you read something. Aabot sa higit na 200 libro ang naipamahagi ng Pinoy Book Fairies sa Qatar. Para sa TFC News, RD De Leon, ABS-CBN News, Doha, Qatar.